Una ko nakita si Jamie sa isang coffee shop malapit sa amin. Nakita ko siyang umuupo, nagbabasa ng kanyang tablet. Sa oras na yun, grabe, sobrang sinabi ko sa sarili ko na hindi ako pwede umalis ng coffee shop na hindi ko siya makikilala. Maski pangalan man lang, sana masaya na ako nun. Bago ko siya lapitan sa table, iniisip pa na talaga ako nang sasabihin ko. Dapat talaga, magandang impression. Eh medyo nagdududa ako. Baka kasi mapahiya ako eh. Pero naisip ko, talagang dapat lalakas ang loob ko. Magmukha akong interesado sa binabasa niya sa tablet or kung anong ginagawa niya. Malay mo, kaparehas pala kami ng interes. Tapos tuloy-tuloy na yun. Yun, baka ganun. Di ko kaya to talaga. Grabe. Kinakabahan na akong sobra. Huwag na kaya. Hindi, gusto ko talaga makilala siya eh. Sige, bahala na. Kaya ko to. Pwede ba ako mag-ask ng questions para sa survey? Survey? Thesis? Pwede ba? June? Parang aga-aga. Pero, okay lang. Okay. Ito na. Paano kayo pag nabasa niya yung bahala ko talaga gawin? Hindi, kaya ko to. Bahala na. Question 1. Papayag ba kayo sa tao mag-aasing yun ng date na nakilala nyo ngayon sa coffee shop? It depends. Kasi kapag yung tao yun nagtanong sa akin para sa isang fake thesis, well, maybe. Can I take that maybe as a gold signal na pwede kita yayaan? But you don't even know my name yet. May oras naman yata tayong mapag-usapan. Nung araw nung pumayag si Jamie na mag-date kami, tuloy-tuloy na. Started all in early September. When my God given little became a little older. Oh, goodbye, see my broken heart. Hold on to your teardrops, you got a long way to go. Don't you wanna stop complaining? If one is easy, then hard is two. No one knows where you're heading to. Once my private collection, always better than you. No consolation prizes. Spit out your lies and chew gum. Cut off your head, that's it. If you don't like that, I swear no. Pero syempre, hindi naman kami yung mga perfectong tao. Nagkaroon rin naman kami mga away. Sinusundan ko naman lahat ng pinapagawa mo eh. Binabalansin ko na ngayong oras tapos padagdag-dagdag ka pa ng mga gagawin. Hindi mo ba naiintindihan? Para sa atin naman itong dalawa eh. Yun na nga eh. Takot lang ako. Natakot na ano?
sa sobrang dami mo naman kasing ginagawa, nawawala na lang na oras tayo. Paano naman yun? Jake, mahal kita. Kahit madami akong ginagawa, hindi ko makukuha ipagpalit ka sa iba. Sure ka lang, okay ka talaga? Oo, sige, hindi na. Hindi tayo pang gagawin eh. Hindi. Dali na kaya kita ngayon sa doktor. Hindi na, wag na kasi madami pang gagawin. Ano mo? Madami-dami. Bukas na to yung final project, so... Sa nga na yan, mas importante yung makalagayan mo, di ba? Hindi, okay lang. Okay lang. Hindi na pwede mayakit ang ganito. Hindi, okay lang. Okay lang yan, wag na alalahanin. Uy, di ba may gagawin ka pa? Sige na, umuwi ka na para magawa mo rin yung anong gagawin mo kasi tatapusin ko pa to. Hindi na, tapusin na natin. Hindi, okay lang. Para ano, matapos ko na rin to. Kasi gabi na, anong oras na? Sige na, matapos na rin naman. Hindi, okay lang. Malilit ka pa nung uwi kasi gabi na. Sige. Muna ka na, sige na. Bukas na lang tayo magkita, ha? Okay, bye-bye. Sure ka? Oo, sure ako. Sige na, umuwi ka na. Malilit ka na eh. Ha? Sige. Bye! Hey, Jenny, makinig ka sa akin. Ito na yung results ng mga test na ginawa. Siguro naman po. Wala lang po masyado. Makinig ka muna. Huwag kang mabibigla. Ang dahilan, sabi dito sa test, kaya ka inuwi. May anything. At stage. Hindi naman po pwede yun kasi wala naman po akong nararamdaman ng symptoms. Hindi naman po akong nag-hair loss. Hindi naman po akong nagsusuka ng... Pero sorry, yun po ang sinasabi dito sa test. Itawa na namin ang lahat ng atin. Kung gusto mo, pa-check ito sa ibang doktor. Hindi ka ng second opinion. Sige, naiwan ka tayo. Hindi ako pwedeng magkaroon ng cancer. I mean, ang bata ko eh, para isipin ko yung funeral ko. I can't leave my family behind. Kagraduate na ako next year. Tsaka, ginawa ko ng lahat para sa projects ko. Nakaplan na rin yung future ko. Hindi ako give up. Para din ito kay Jake. I can't leave him behind. Nakaplano na lahat eh, para sa future namin. Tapos, anniversary pa namin next month. I have to plan everything. Just in case the time eventually comes. Jamie, nasaan ka na? Taga naman yan. Nasaan na kaya siya?
Hey Jake, anniversary natin ngayon and sana masaya ka kung nasan ka, 'di ba? Sorry ah. Basta ito tatandaan mo. Mahal na mahal na mahal kita. 'Yan ang palagi mong tatandaan. Hindi kita iiwan kahit anong mangyari. Kahit wala na ako, tatandaan mong mahal pa rin kita. Naalala ko yung dati tayo nagkita. Akala ko kung sinong mama lang yung lumapit sa akin eh. Pero siya pala yung taong nagpabago ng buhay ko. Maraming salamat sa lahat. Mahal na mahal kita. Happy anniversary. Sana masaya ka ngayon. Ilalet go na rin kita ha, kasi masakit eh. Masakit sa part mo. I love you. Bye. Wala na si Jamie. Hindi ko talaga makakalimutan mga pinagsamaan namin. Pero meron talaga mga panahon na sobrang naiirita ako sa akin. Naya ako kasing maging busy sarili ko. Hindi ko tuloy napansin yung kalagayan niya ay malala na. Medyo nainis rin ako kay Jamie. Kasi hindi niya talaga sinabi sa akin na may sakit na siya. Ganun. Pero kadalasan talaga siraan na ako ng ulo pagkatapos nun. Iniisip ko na lang sana kung paano kung nakatulong ako, baka nasagip ko pa buhay niya. O kahit man lang makasama ko lang siya sa mga huli niyang araw. Sa gusto ko lang talagang ang huli niyang makikita sa mundo na to, ako, makasama niya. Pero chinus niya talagang maging masaya siya. Sa para na masaya ako, higit sa lahat. Mahal na mahal ko talaga si Jamie. Pero gusto ko lang talaga masabi sa kanya bago siya namatay na kung gaano ka-importante siya sa akin. Kung gaano ko siya kamahal. Pero at least napasaya ko naman din siya. At sana naramdaman niya na kung gaano siya ka-importante sa buhay ko.